Yan guys, nakita nyo ang daming bunga ng aking lime. Lime. Ang daming bunga. Nakakatuwa siya. Ito ang laki. Ayan. Nakakatuwa. Ayan ang laki. Ito ang laki niya, Ayun pa, Yan, malaki yan. Yan guys, nakita niyo ang aking microelectronic air pot. Lilinisin natin. Kasi, ayan o, madumi na siya. Before nalinis ko na rin siya. 1 year na yata yon. Marami siyang spot na mga white. Yung katulad nun. Yun. Nakadikit yan. So, ilalaga natin sa kanya yung lime or lemon or calamansi. Pwede. Gagayatin ko siya, guys. Tingnan natin. At i-overnight ko. Balatan natin. Galing ito sa aking tanim. Pwedeng calamansi, pwedeng lemon, panglinis ng air. Yes, guys. Juicy na yung aking lime. Juicy na siya. Asim. Shing. Ang asim niya. Yan, ilalagay natin dyan sa air pot. Yun. Ilalagay ko na, guys. Ayan. Tapos pakukuluin ko siya. Dadagdagan ko ng tubig. Yan, dinagdagan ko pa siya. Dinagdagan ko pa rin. Isama ka rin yung balat. Konting balat. Para mabango. Ayan na. Pre kasi yung limes sa galing sa puno ko. Kaya yan. Kukuluin ko lang siya. Then, overnight ko. Bukas ko na ng umaga lilinisan. Titingnan natin kung naalis yung spotting na yun sa loob ng stainless. Sa loob ng air pot. Yan guys, kumulo na yung pinakulo kong lemon or lime sa air pot. Yan, punong-puno siya. Yan. Yan na yan. So, papatayin ko naman yung kanyang sakit. At bukas ko na siya huhugasan. I-overnight ko siya dyan. Yes guys, bisitahin natin yung kagabi kong in-overnight na paglilinis ng aking micro electronic air pot. Pinabaran ko nga ng lime. Yan, hugasan na natin. Itapon natin siya. Yan guys, itatapon ko yung nilaga kong lime. Yan. Titingnan natin yung ilalim. Maalis ba? Tingnan natin. Ayun. Tingnan natin yan kung hindi na nakadikit. Ayan. Aalis na siya. Hindi na nakadikit. O malinis na. Lilinisin ko pa ha.
natin, guys. Linisin na natin. Tugluto ng tubig. Huwag nang babasain yan. Ito lang. Huwag nyo sasabunin. Tubig lang. Kaysa bibili ko tayo sa Japan Home o kahit saan ang mga panlinis ng air. Pinitan ko siya nito pero walang sabon. Ayan guys, malinis na siya pero meron pang kunting mga spot-spot na nakadikit sa giliran. Before kasi napakakapal ng mga spot nito. So ilang ulit ko siyang binabara ng lime. Kasi pre naman doon sa aking lime na puno. So ngayon, tiyan na lang siya. Next time ko na siya bababad uli para clear na clear. Ayan na yung aking AirPod. Microelectronic AirPod. Ayan. Dito naman sa likod yung pagtanggal ng takip niya. Ayan, ipupush nyo lang siya. Ito. Tapos itataas. Tataas yung takip. Yan. Tapos ipupos. Matatanggal na siya. Pus mo lang yan. Tapos take out ito. Matatanggal na. Yan. Limang taon na ako dito. So, limang taon ko na rin itong inaalagaan. Yan guys, tingnan natin yung aking pinakulong tubig sa aking microelectric AirPod. Ayan, ang linaw, di ba? Meron pang kunting-kunti talaga dun. So next time, dapat talaga pakuluin yung pagkahugas sa lime kasi may amoy pa yung lime or calamansi or lemon. Tsaka malasa pa yung tubig niyan. Kaya itatapon ko ulit siya, then papakuluan ko na ng tuloy-tuloy. Ayan guys, linaw na, di ba? Ayan guys, tingnan natin yung aking nilinis na electronic AirPod. Ayan na, last na na yung pinakulo kong tubig. Tuloy-tuloy na yan. Diba ang linaw? Wala na yung mga stain niya. Ayan. Malinis na siya. May smoke. Ganyan lang yan siya guys. Ayan guys. Yan guys, salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe, like, comment, and share sa aking YouTube channel. Bye! Salamat!